what is up mga sangkay? Ako muli ito, nagbabalik para sa panibago natin pag-uusapan na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, aba, pakipindot na po ang subscribe button at pakiclick din po yung bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Today, pag-uusapan natin po mga sangkay ang katakot-takot na nangyayari o nangyari sa Metro Manila. Nito lang mga sangkay, na naging dahilan mga sangkay kung bakit nangyari ang isang matinding tag-init dito sa Metro Manila, na malamang mga sangkay marami po ang nakaranas ng tagaktak na pawis. At kung ano ito mga sangkay, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na solidong pro-government. At eto na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Ang Metro Manila mga sangkay ay nakakaranas ng katakot-takot na hinagpis ng tag-init mga sangkay. Bagamat nasa Hunyo na po tayo, pero mga sangkay, parang summer ang nararanasan ng Metro Manila dahil nga po sa katakot-takot na pangyayari. Ito ay walang iba mga sangkay kundi ang malawakang brownout sa kabi-kabila ang mga lugar dito sa NCR. At hindi ako sigurado mga sangkay kung dito lamang po sa Metro Manila or sa iba pang bahagi ng Luzon. Pero alam nyo naman mga sangkay, ang Metro Manila na matindi po ang nararanasang tag-init na tila baga kahit po wala na sa summer mga sangkay ay nakakaranas pa rin po ng tila baga summer na panahon. Shoutout sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila na nakaranas po nitong mga nakaraang araw ng isang matinding tumataginting na pawis, na kahit hindi ka po nag-e-exercise, eh malamang sa malamang naranasan mo ang pumatak, ang pawis ng walang ginagawa. Napakainit mga sangkay. Ito nga po ay dahil sa malawakang brownout na nangyayari dito po sa Luzon. Ayon po sa balitang ito mga sangkay, nag-advise daw po ang Meralco sa mga customers dito sa Metro Manila na mag-expect ng rotating na pagkawala po ng kuryente. Ang nakalagay po dito ay June 1 mga sangkay, subalit nagsimula na po ito noong nakaraang araw pa, na hindi ko po alam kung posible nga ba itong mangyari ngayon o nangyayari nga ulit ngayon. Ayon din po sa post ng Meralco mga sangkay, na nasa red and yellow alert ang Metro Manila dahil nga po sa insufficient power supply. Nagkukulang na po ng supply ng kuryente ang Metro Manila. Na mamaya mga sangkay, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nangyayari itong katakot-takot na brownout dito mismo sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Nag-advise din po ang Meralco mga sangkay, para sa mga nasa bahay naman, let's help prevent brownouts by being energy efficient. Iwasan ang pagbukas sa rack ng refrigerator kung hindi kinakailangan. Palaging linisin ang mga electric fan, maging ang aircon. I-unplug ang mga appliances on standby na hindi ginagamit. Dahil nga po mga sangkay, insufficient na ang power supply. Talaga nga namang tumatagaktak ang matinding pawis ng bawat pamilyang Pilipino na nakatira mismo dito sa Metro Manila. Alam naman po natin ang Metro Manila mga sangkay na polluted na po ang paligid. At maliban doon mga sangkay, napakainit dahil nga po kakaunti na lamang ang mga punong kahoy at halos nga po wala na. Iilang bahagi na lamang po ng Metro Manila ang kahit papano mayroon pa pong natitira mga punong kahoy. So itong katakot-takot na nangyayari dito sa Metro Manila na brownout dahil nga po sa mas tumitinding energy demand. Pero alam nyo ba mga sangkay na hindi dapat nangyayari ito ngayon kung sinunod lamang po ang plano ni Ferdinand Marcos. Kung pinaandar lamang po sana ng mga dilawan ang isa sa pinakamalaking proyekto ni Ferdinand Marcos, ito ay walang iba kundi ang Bataan Nuclear Power Plant. Pinakanumero unong humadlang na ito ay walang iba kundi si Corazon Aquino. Na ang rason lamang po dito ni Corazon Aquino, ayaw niya pong pabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant dahil nga po maaalala ng mga Pilipino ang pamilya Marcos. Grabing rason, ano? Na nag-reply nga po dito si Ferdinand Marcos na ano bang klaseng pag-iisip yan? Bakit idadamay ang sambayanang Pilipino sa problemang Marcos Aquino noon? At nagbabala si Ferdinand Marcos na darating ang panahon na babagsak ang ating bansa. Magaling-bilingan kong kami si Corazon Aquino kaya ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat ay
I told her, this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkay at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Batanyo Club. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag na itama yung sambay ng Pilipino. Kanya sa balang araw, makikita na yan. 20 years from now, bagsak na ang Pilipinas. Na nangyari nga po ang pagbagsak ng Pilipinas at pagdausdos ng ekonomiya, at maliban doon mga sangkay, ang energy demand ay talagang mas lumala. Ito nga po ang dahilan kung bakit pinatayo ni Ferdinand Marcos ang Bataan Nuclear Power Plant para po sa paghahanda sa energy demand ng Pilipinas. Ayon nga po sa GMA News, nakakaranas ng rotational brownout ang ilang lugar dahil daw sa numinipis na ang power supply ayon sa Department of Energy. Katunayan, itinaas na ang yellow at red alert status sa Luzon ayon kay USEC William Fuentebella. Numinipis na po ang power supply dito sa Luzon. Na dito natin maaalala ang napakagandang proyekto ng ating lolo na si Ferdinand Marcos. Ito ay walang iba kundi ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant, mga sangkay, ay dinisenyo para sa hinaharap. Ibig sabihin, mga sangkay, lahat ng teknolohiya na nasa loob po ng nuclear power plant doon sa Bataan ay advanced. Na kahit sa panahon natin ngayon, mga sangkay, magpapatuloy ito at mas magagamit pa. Subalit, mga sangkay, nakakalungkot isipin na hinarang po ito ni Corazon Aquino. Dahil nga po, maaalala daw ng mga Pilipino ang mga Marcos. Kita nyo naman ngayon, mga sangkay, di ba, pagkataas-taas po ng singil ng kuryente ng Meralco, samantalang hindi naman po maayos ang supply pagdating sa kuryente. Iba't ibang klase ang paninira na ginawa nila Corazon Aquino sa ipinagawang Bataan Nuclear Power Plant ng ating lolo na si Marcos. Siniraan po nila Corazon Aquino na nakakatakot ito at delikado na po sa kalikasan. Subalit, mga sangkay, marami pong mga expert pagdating po sa power plant mula po mismo sa Europe ang pumunta dito sa Pilipinas at tiningnan po sa panahon natin ngayon ang Bataan Nuclear Power Plant, at nakita nila ito, mga sangkay, na talagang namang safe na safe at matibay na matibay po ang pagkakagawa sa proyektong ito, na nanghihinayang mismo sila, mga sangkay, kung bakit hindi ito nagamit. Na sa totoo lang, ayon sa kanila, kahit sa panahon natin ngayon, pwede pa itong mapaandar kung magkakaisa po ang gobyerno para po buhayin mismo ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang Bataan Nuclear Power Plant, mga sangkay, ay malaki ang maiaambag at maitutulong sa sambayan ng Pilipino, dahil mapapababa nito ang bayarin sa kuryente. Hindi tayo magkukulang sa energy demand. Nakakapanghinayang lamang, mga sangkay, dahil hindi po ito pinaandar ng mga dilawan. Naayon nga po sa post na ito, mga sangkay, dahil sa 1986 EDSA, ipinasara ang Bataan Nuclear Power Plant sa Morong, Bataan. Sinayang ang $2.3 billion na ginastos sa pagpapagawa ng planta na makapagbibigay sana ng 623 megawatts na kuryente sa Luzon. Sayang na sayang, ano? So ano, boto ulit tayo ng mga dilawan? Mula 1986, wala po talaga silang ginawang matino kundi magpatayo po ng mga rebulto ni Ninoy Aquino at Corazon Aquino. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po walang brownout sa inyong lugar ngayon dito sa Metro Manila. Talagang nararanasan po natin ngayon ang sumpa na ginawa po ng mga dilawan sa ating bayan. Simula po 1986 hanggang 2016. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless. Thank you.